Kanina sinubukan natin ang ipinagmamalaki ng Nissan ang 2020 Nissan Terra VL. Pero hindi lang ang mga bagong sasakyan ang inaabangan ng mga car enthusiast. Patok din sa kanila yung mga vintage cars kagaya ng tampok natin ngayon sa ating Manivela Rearview. Odwill Rotan, I'm the owner of Bagay Restoration and Customs. This is the 1967-68 Country Buggy. Paano nga ba naging restorer ng vintage Volkswagen at paano niyang na-acquire ang kanyang Australian Buggy? Volkswagen enthusiast ako. So nag-start ako as hobby lang nung una. Naisipan ko na sinasabi ko to, tinuloy ko na mag-shop. Ang naging una kong Volkswagen is Beetle. Nakapag-restore ako. Then, nagkasunod-sunod na, nag-restore na kami ng kombi, meron din tatawag na Type 3. Naisip ko, dapat sana lahat, i-restore ko lahat ng klase ng air-cooled Volkswagen. So, ito ngayon, naisip ko tong Country Buggy. Nakuha namin siya sa isang matandang, hindi siya Volkswagen enthusiast, pero ginamit niya as daily service niya. So, siguro, nag-decide na siya ibenta, at yaswapin na nakita namin na for sale siya, binili namin siya. Nung nabili namin siya, hindi ganito ang kondisyon niya. Marami na siyang nabagong parts. So, ang ginawa namin, ground of restoration talaga. Strip lahat, pati pintura, tanggal, suspension, brakes, lahat inayos namin. Tapos, yung mga parts na hindi na Volkswagen, binalik namin sa Volkswagen original na pang country buggy. Unti-unti, inayos namin, siguro it took us 1 year para matapos to. Tapos, nung natapos nga siya, sinali na namin siya sa car show. Ayun yung unang labas niya after restoration. Nanalo naman siya sa class niya. Ano nga ba ang tinatawag na Australian Country Buggy? Ito ang tawag dito, Australian Country Buggy. Pinroduce siya in between 1967 to 1968. Produce siya ng isang car designer sa Australia. Pero ang base niya, Volkswagen base. Base ng mga parts na galing sa Volkswagen Type 1, which is yung Beetle, and Type 2, which is yung kombi or bus. So pinaghalo-halo yung pyesa niya para makabuo nito. Ang dinesign nito ng Australian as a utility vehicle, meaning kargahan, saka ginagamit lang sa outback. Nag-export sila ng ilan sa Pilipinas at saka sa New Zealand and sa Europe. Itong Volkswagen na to, wala masyado accessory to, talagang basic drive and go lang. Pero durable siya. It's a standard Type 1 Volkswagen engine, 1300. Kung ano yung nakikita nyo sa Beetle, ganun din yung makina nito. Air-cooled, meaning walang radiator, carburetor, alternator, distributor, basic na basic. Ang fuel niya, gas. Ano-ano nga bang improvements ang ginawa para ma-restore ang Australian Buggy? Ako nag-restore nito sa shop ko. Ayan na yung mga rims niyan. Naglagay na lang kami ng hubcaps. Dinagdag namin to kasi wala siyang hubcaps. Tapos itong taillight niya, binalik namin sa original na taillight. Yung muffler niya, binalik namin sa original, yung twin pipe. Steering wheel niya, naghanap din ako ng original, binalik namin sa original. Binalik namin sa original Volkswagen seats. And ang shifter, yung original niya, ginawa namin period correct. Tapos ito, additional na lang namin itong wood slats. Itong sa, imbis na matting, wood slats ang nilagay namin pinaka-matting niya. Sa harapan, binalik namin yung original turn signal lights niya, which is yung round dati kasi nakakabit ang mga aftermarket lang. Tapos bug-eye headlights, nilagyan namin ng emblem ng Volkswagen. Tapos ito, aftermarket na to, additional fog lamps. Yung bubong niya, pwede itong top down. Tapos itong windshield niya, pwedeng baba pag gusto mo open. Ang fuel tank niya, nasa harapan. So dito yung fuel tank niya, saka brake fluid reservoir. Pwede mong gawing luggage to. Pwede mong lagyan ng gamit. Dito rin spare tire. Dito mo rin lalagay spare tire. Actually, parang recreational vehicle na lang. Pero drivable naman to. Hindi ko lang siya dinidaily, pero drivable naman. Anytime na gusto mong gamitin, one click.
Usually, pag mga eyeball, mga meet ng Volkswagen or vintage, mga meet ng vintage cars. Ito, bagamat na-restore na namin to, continuous pa rin ang pag-aayos kasi may mga malilit na, may minute details pa na kailangan ayusin at kulang. Katulad dun sa makina, naghahanap kami ng hard to find na carburetor air cleaner niya. Ayun ang kulang namin sa kanya. At from time to time, kailangan i-ayusin yung suspension kasi siyempre luma na siya. Regular maintenance din, periodic maintenance sa suspension at saka sa brakes. Sa mga merong old cars, itong country buggy, once na na-restore nyo, maganda sana enjoy nyo, gamitin nyo. Huwag nyo gawing palamuti sa garahe, huwag nyo gawing trailer queen, i-drive nyo. Once na-restore nyo naman siya, drivable siya. Kasi ang lumang kotse, lalo na ang Volkswagen, mas gusto niya nang ginagamit siya. Kasi pag hindi mo siya ginamit, mas lumalabas ang sira. At saka, sinabi nga nila, investment to eh. Kaya, alagaan mo, at saka, i-enjoy mo. Ayun lang masasabi ko sa inyo.